bagay na nagbibigay init at mga gamit nito. Pagkatapos ng ating aralin, inaasahang nakikilala mo ang mga bagay na nagbibigay ng init, na ilalarawan ang gamit ng init, at nakikilala ang wastong paraan ng paggamit ng mainit na bagay. Pero bago tayo magsimula, magbaliktanaw muna tayo. Panuto, tukuyin ang salitang ilalarawan sa pangungusap. Isulat ang inyong sagot sa inyong kwaderno. Para sa unang bilang, ang blank ay ang pagliko ng liwanag kapag tumatama sa isang siksik na bagay. Ang tamang sagot ay reflection. Pangalawa, tawag sa isang bagay kung saan ang liwanag ay walang kakayahang tumagos. Ang tamang sagot ay opaque. Pangatlo, tawag sa isang bagay kung saan ang lahat ng liwanag ay may kakayahang tumagos dito. Ang tamang sagot ay transparent. Pang-apat, tawag sa isang bagay kung saan bahagyang liwanag lamang ang kayang tumagos dito. Ang tamang sagot ay translucent. At panghuli, ang bagay na ito ay isang maitim na lugar o hugis na nabubuo kapag ang isang bagay ay tinatamaan ng liwanag. Ang tamang sagot ay anino. Ngayon, tumako na tayo sa ating talakayan. Mahilig mag-bake ng cake si Benny, kaya nagtayo siya ng isang coffee shop. Mahilig din siyang mag-bake ng iba't ibang uri ng cake at cupcake. Isang araw, habang abala sa pagbe-bake ng cake, biglang nasira ang oven na kanyang ginagamit. Dahil sa nasira ito, hindi siya makagawa ng maraming cupcake na kanyang ibebenta. Bakit kaya mahalaga kay Benny ang oven na yon? At ano kaya ang halaga nito sa kanyang pagluluto? Ngayong araw ay tatalakayin natin ang mga bagay na nagbibigay ng init at ano ang naitutulong nito sa tao. Ang init o tinatawag nating heat ay isang uri ng enerhiya. Isa ang init sa nakukuha natin sa araw o sun na tumutulong upang mapalakas ang ating katawan. Nakakatulong din ito sa mga tao, halaman at mga hayop. Narito ang mga bagay na nagbibigay ng init at naibibigay nitong tulong sa mga tao. Una dyan ay ang sikat ng araw. Ang araw ay nagbibigay ng init at liwanag sa ating mundo. Tumutulong ito sa pagbabalanse ng temperatura ng ating mundo. Nakakatulong din ito sa pagpapatuyo ng ating mga damit. Sunod ay tinatawag nating iron or plancha. Ginagamit upang maging presentable ang ating mga damit o kasuotan. Sunod ay ang tinatawag nating oven. Ito ay nakakatulong sa pagluluto ng mga cake at iba't ibang uri ng tinapay. Maaaring gamitin din ito sa pag-iinit ng mga lumamig na pagkain. Sunod ay electric stove. Ginagamit ito sa pagluluto ng ulam o pagkain. Next is rice cooker. Ginagamit naman ito sa pagluluto ng kanin. Water dispenser. Ginagamit ito sa pagpapakulo o pag-iinit ng tubig. At panghuli ay tinatawag nating griller. Ito naman ay ginagamit sa pag-iihaw ng mga pagkaing hilaw katulad ng karne, ng baboy, isda at manok.
Maliban sa mga bagay na nabanggit na nagbibigay ng init o heat, may mga bagay na parehong nagbibigay ng init at liwanag katulad ng apoy, posporo, lampara, kalan, kandila, at marami pang iba. Ngunit ang sobrang init ay maaaring magdala ng pinsala sa ating mundo, lalong-lalo na sa ating balat. Kaya dapat may iba yung pag-iingat ang kailangan upang makaiwas sa masasamang dulot nito. Kayo ba ay may mga katanungan, mga bata? Kung wala, dumako na tayo sa ating pagsusulit. Para sa unang gawain, panuto, lagyan ng check ang mga bagay na nagbibigay ng init at X naman kung nagbibigay ng liwanag. Para sa unang bilang, tamang sagot ay X, nagbibigay ng liwanag. Pangalawa, ang tamang sagot ay check, nagbibigay ng init. Pangatlo, tamang sagot ay check, nagbibigay ng init. Pang-apat, tamang sagot ay check, nagbibigay ng init. At panghuli, tamang sagot ay X, nagbibigay ng liwanag. Mahusay, mga bata! Ngayon, dumako na tayo sa pangalawang gawain. Panuto, ibigay ang mga naitutulong ng mga bagay na nasa larawan. Isulat ito sa inyong kwaderno. Bibigyan ko kayo ng isang minuto para sagutan ng gawain. T-minus 1 minute. T-minus 50 seconds. T-minus 40 seconds. Minus 30 seconds. T minus 20 seconds. Mahusay, mga bata! Tandaan, ang init ay isa sa pinakamahalagang bagay sa ating mundo. Malaki ang itutulong ito sa atin katulad ng mga sumusunod: pagluluto ng pagkain, pagpapainit ng malamig na paligid kung malamig ang panahon gaya ng pugon sa bahay, init ng araw gamit ang solar panel ay pinanggagalingan ng kuryente. Gamit ng mga halaman ang init ng araw sa paggawa ng pagkain sa pamamagitan ng proseso ng photosynthesis. Ginagamit din ang init sa paggawa ng mga produkto gaya ng alak, distilyadong tubig, at iba pa. Ginagamit ang init sa pagpapatuwid ng kasuotan gaya ng paggamit ng plancha. Ginagamit ng init sa pagdadain ng sida at ginagamit ng init sa pagpapatuyo ng sinampay. Ngayon, dumako na tayo sa inyong pagwakas na pagsusulit. Panuto, isulat ang tama kung wasto ang inilalarawan na gamit ng init at mali naman kung hindi naman wasto. Thank you.
Maraming salamat mga bata! Sana ay may natutunan kayo sa araw na ito. Hanggang sa muling pakikinig, paalam!